some of you to kind of talk about your experiences so far. So, una kong tatanungin, ito ang aking tinatawag ko ng kaibigan, no? Kasi nung una, takot sa akin si Toto. Daw, kasi pag nagsalita ako, masyadong natapang daw. Eh, hindi siya, pag nagsasalita ako, ayaw niyang sumagot pag nagtatanong. So anyway, nakausap ko niya siya a few times, in fact, sa telephone, dalawang beses na, no? So si Totoy is a mechanic, and he is actually one of our first retailers. Actually, akala ko hindi siya mag-retail kasi tahimik palagi. Hindi nagsasalita, no? So, Toy, pwede bang tumindi ka sandali? Oo, dito. Pwede bang pag-share sa amin yung naging experience mo sa actual na paggamit ng, ano, ng produkto ng IDMX? Tetest ko muli sa sakyan. Titingnan ko yung usok niya, titingnan ko yung gauge niya kung talagang nakakondisyon o hindi. Pagka talaga kasi hindi nakakondisyon, kumakain na lang, hindi ko lalagyan. Masasayang yung IDMX, saka maganda. So, nung matapos na matsegod lahat, pinandar, una kasi nilagyan ko ng plastic oil. Plastic oil pa lang, sapat na para gumanda ang kondisyon ng makin eh. Ma, paano mo nasabing maganda? Umikot siya ng maganda, RPM niya tumaas ng mga 20%. Pwede bang paki-explain ang big sabihin ng tumaas? Anong implication na nung tumataas ang RPM? Gumiginawa ang under ng makina. So, anong ginawa mo nung makita mong tumataas yung RPM? Kinadjust ko. Kasi ibig sabihin, no, tumaas ang RPM mo, lumakas ang igil mo, at siyempre gagaan, gumana ang hatak niya. So, inadjust ko ngayon. Nung pag-adjust ko, nilagyan ko, tuloy-tuloy siya ng pagtaas, kaya, adjust ako ng adjust ngayon. Tagal bago siya bumaba, na talagang yung fuel, kumbaga konti na lang ang kinakain niya. So for the same, for the same RPM na dati, kunyari, ano bang normal RPM 4,000? Ang RPM, pag naka-mirror, minor, mga 1,000. Oh, 1,000 lang. 800, kasi tinesting namin 800, kumalagyan ko nung plastic oil, nag 1,000. At tumaas? Tumaas. So, meaning, gumaan yung ikot niya. So, for the same fuel, umakyat yung RPM. So, binaba mo ngayon? Binaba ko yung RPM. Okay. Binaba ko yung RPM. So, pagbaba, tumataas ko, ibaba ko ng baba ngayon. Okay. So, tuloy-tuloy yung pagtaas ng RPM. So, gumaan na masyado. So, after that? Tapos, dinring pinak eh. Pinagpalit kami ng oil filter, tapos siyempre nung maubos na, nilagyan na ng ordinary oil, ordinary lang, yung pinakamura, nilagay nila. Tapos kahit mura, kahit mahal niya, okay lang siya. Pag nilagyan natin ang ano yan, makikita natin kung ano yung epekto. Yun nga, nilagyan na, pinandar, tapos tinignan ko ulit, pati RPM, tinignan ko ulit, mababa pa rin. Dahil ang nilagay na yung oil na ano eh, yung ordinary oil na eh. Pagkatapos doon, nag-add ako ng dinagdag ko na yung engine protector. Yun, mga siguro 5 to 10 minutes, nag-response na umakit na ulit ang umakit ng RPM. Baba na naman kami. Binaba ulit, siyempre, nagdagdagan na naman. Tapos pati yung ano niya, pati yung usok niya, talaga nabawasan. Hindi magpapalit, mawawala. Okay. Nabawasan. Huwag niyo sasabihin mawawala, hindi, no? Hindi, mawawala. Kasi may sinusunog siya. Okay. Pansya mawawala. At din yung fuel eh. Ayun, yun ang naging... Tapos, yung kasing... Yung dati niyang supply, ng diesel, nawala. Nabawasan. Pero yung ikotong makina, ganun pa rin mabilis pa rin. Kaya yung ano mo, yung fuel consumption mo, bababa ng gusto. Bababa. Sa tingin ko, di bababa ng 20 to 30% ang magiging... Sa tingin mo lang? Okay. Parang... Sa tingin lang niya yun, ha? So, okay. Sa inyo baka iba. So, tatawagin ko si Lestia mamaya kasi dinala siya ng sister ko sa Mansalay. Mamaya.
sa susunod, ha? Kasi meron siyang experience doon sa mga malaking truck at ambulansya doon sa Mindoro, no? Pero mamaya-maya na. Si ano naman, si Dev. Si Dev, noong una, natakot ako kasi yung story niya masyadong unbelievable. Okay? So, pagpakinggan niya muna, ha? Huwag masyadong buwan, ha? I cannot help. Just tell what happened, okay? Tagalog lang ha. Actually, binisita ko ng friend ko from Puerto Galera. Pagdating niya ng house, wala ko agad napansin yung sobrang usok ng kanyang 2004 model ng SUV. So, anyway, in-introduce ko sa kanya. Actually, in-invite ko naman talaga siya para ipaliwanag ko. So, sabi ko na i-try na namin doon sa kanyang sasakyan dahil na sobrang usok. Pero, dahil malakas sa ulan, wala kami ng time para magpa-change oil. At sabi niya kasi, kaka-change oil niya lang daw 2 months ago. Tapos, meron siyang reading na 15,000 bago siya mag-change oil. So, masyado pang matagal para siya mag-change oil. Nanghihinayang siya ngayon. So, syempre, parang standard na natin dyan, kailangan mag-change oil ka muna. Pero dahil sa gusto ko na matanggal yung usok. Parang subok lang ba? Pero parang sa sarili ko, sa amin, parang may apprehensions pa kami na baka hindi naman matanggal yung usok. Kasi tinanggihan na raw ng lahat ng mga mekaniko sa Puerto Galera yung sasakyan niya. Big worm? Yes, big worm na yan. Dahil wala na daw magagawa para matanggal yung usok. So, sa madalit sabi, itinanggo muna namin ng Mansalay, that's about 20 kilometers. Mga 20 minutes na takbo. Pagdating sa Mansalay, dahil kami nang bawasan yun. Pagdating ng Mansalay, doon namin nilagyan ngayon ng engine protector. Tapos bumalik na kami ngayon sa Rojas. Pagdating ng Bacay, dahil malakas ang ulan, hindi ko na ulit na yung video. Kaya anyway, naka-video yun, yung malakas na pag-usok. Kada ano niya, revolution niya, ang lakas-lakas, ang dami talaga, ang kapal na usok. Pag-uwi ng Mansalay, mga 3 minutes pa lang siya nag-drive. Ako yung nandun sa passenger seat. Sabi ko, Sir Sam, parang napansin ko, ang smooth ng takbo, pasahero lang ako. Tapos sabi niya, o nga po daw, hindi po ako kumikibo, pero sa totoo lang, ang smooth ko. Dahil nung papunta kami, 3 beses kami na namatay yung engine. Nung papunta na kami, pauwi na kami, ang ganda, ang tahimik. Hindi exaggerated na. Tapos, hanggang sa makarating kami ng bahay, dahil malakas ang ulan at saka madilim na, mga 6:30 na lang kami. So, nag-decide kami na tomorrow na lang pagising namin, pag-uwi niya na ng Puerto Galera. So, ganun na, pagising namin ng umaga, binidyohan na namin. Sabi ko, sige, i-revolution mo ulit, gaya nung ginawa mo lang dati. Itodo mo ulit. Todo na yan. Alam nyo, unang revolution pa lang, walang usok. At ang tahimik. So hindi ako convinced. Nakitan ko pa siya, hawak yung can ko. Sabi ko, paki-revolution mo. Ako yung sumisigaw. Naririnig niya ako. Isa pang revolution. Pero, wala na. Ang tahimik talaga. Wala na usok sa kanya. Compared dun sa wala na usok. Ang iyay. Pinaulit ko, punta lang ulit ako. Isa pang matindi. Sabi ko, sige pa, i-revolution mo, ilakas mo. Siguro mga 5, 6, 7 times yung nag-revolution, wala talagang usok. Magkulikwento ko kay Sir Teo, parang exaggerated. Pero kung yun mismo, kung makikita niyo yung video, sabi ko, grabe, Sam, grabe, walang usok. Kinikilit kung palabasin niya yung usok, wala talagang lalabas, ano magagawa natin? So, anyway, sa sobrang tuwa niya, kumuha siya ng 12 bottles. So anyway, after 5 days, kasi I was thinking na baka after 5 days binayaran ka. Ina-chinek ko kung ano ng performance ng sasakyan niya. May konting usok daw, konting usok, pero mas better pa din compared yung sa mga sasakyan natin dito sa EDSA. Konting usok na lang sabi niya na halos hindi mo na mapapansin. Very good. Thank you, Dev.
So, hindi lahat ng cases ganun ha, kasi we're not selling this product to eliminate smoke. Mamaya explain ko sa kung bakit nababawasan, pero hindi siya na-eliminate. Okay? Now, gusto kong marinig yung testimony naman ng, I think, customer ni Ed. Ed is one of our new retailers, kasi yung sa kanya, power naman. Okay? By the way, although hindi ko ito, hindi ko sila prepared, nung mag-meeting kami, what, 2-3 weeks ago, that was their report to me noon. So, alam ko yung kanyang story. So, yung story naman niya is all about power, power gain. No? So, could you please share with us? Hello, good afternoon po sa lahat. Sa akin po, personally, yung aking naging experience dun sa, bago dun sa sinasabi ni Sir Deo, dun sa aking customer, si Mr. Norberto Rojo, kakilala ni Benjo yun, pinagalan sa amin. Sa akin, sa personal experience ko, nung ginamit ko yung DMX engine protector, in-change oil muna ako dahil yun naman dapat yung ating gagawin. Pagpunta ko dun sa Petron, unang-una na yung mekaniko dito sa Petro sa Barot, nakita niya yung GMX, nagtanong kagad kung saan ko nakuha yun. Tapos siya yung nagsali din mismo doon sa aking engine. Yung aking sasakyan, L300 na 1994. Nung bago ko nilagyan yun, pinarevolusyon ko doon sa bayaw ko. Naka-video din yun eh, meron akong video doon na talagang itin yung usap niya. Talagang may usap. Nung naisali na yung DMX protect, DMX engine protector, mga 15 to 20 minutes, unti-unting nawawala yung usok. Pero hindi naman talaga totally nawala. From black, naging ano na siya, light na siya. Alos hindi mo na siya makikita yung kanyang usok. Tapos yung vibration ng makina, nawala. Pati yung temperature, pagkano pinagtapos siya yung temperature niya, kung kumapalit sa gitna, medyo nasa pagtang 1-4 lang ko siya. And then, nung ginamit namin yan, umiyahe kami from Manila to Vigan. Yung isa sa napansin ko yan, kasi almost daily ginagamit ko sa pag-deliver, yung consumo ko ng langis. Kasi ang tall tank ako, 1,370. Diesel. From Vigan to Manila, from Manila to Vigan, pag so napansin ko, tumipit yung consumo ng aking langis. And then, pagbalik dito sa diesel, yes. Pagdating ko ng Manila, ganun din, napaka-kunti lang yung ano. Saka hindi ako nagdagdag ng tubig. Tapos, dati-dati, nag-stop over kami mga 2 times. Pero yun, one time na kami nag-stop over, tuloy-tuloy, yung makina ko, hindi siya nag-init. Saka yung takbo ng L3, yun, 1994, mabilis, pumilit siya ng ano. Yung takbo niya, compare nung wala pang engine protector na nakalagay. Tapos yung customer ko naman, nung ma-introduce ko sa kanya yun, ba't di mo pa ako subukan to? Tama-tama, bibiyahay ka ng hilo-hilo, pero siya delivery. At that time, ang kanyang karga ay 4.5 tons na granite, papuntang hilo-hilo. Ngayon, dahil sinubukan po niya yung, ano, yung engine, DMX engine protector. Ang ginawa, dahil ano siya, 8 liters siya, dalawang button, 400 ml yung kanyang binalo doon. Yung paghalo pa lang, napansin na niya, mga wala pang 10 minutes. Paghalo nung ano, nung DMX na product, yung usok nung sa takyan niya, kasi diesel din po yun, nabawasan na rin. And then napansin niya, ba't nawala na yung panginginig ng ano, makina ko, maganda ka, maganda yung kanya ito. Tapos nakita na niya yung temperature niya, bumaba din, bumaba siya. So, sabi ko, pagka nandun ka na sana, pagkapapunta ka ng hilo-hilo, tawagan mo ako, tingnan mo kung ano yung naranasan mong pagbabago dun sa katapyan mo. During travel, papunta ng ano, nag-travel na siya, papunta ng Batangas. Tapos from Batangas, papunta ng Nagroro po sila eh. Sabi niya, meron yung mga ahonin dun, yung mga bundok, ahonin. Napansin niya, yung sasakyan niya, hindi kagaya dati na pagka umaahon siya sa mga bundok, hirap na hirap siya. Nagsesegunda siya, nagpre-primera. Eh yun, tercera. Umaakit ng bundok, 4.5 tons yung kanyang karga. Napakagaan yung sa pakiramdam niya, yung pagtagpo ng kanyang sasakyan. Tapos naikwento rin niya sa akin, yung puso ko po ng diesel. Mas tumipid.
mas tumipid compared nung wala pa siyang nilalagyan na anti-EMF protector. Tapos ang isa pa sa akin, lately lang, siguro mga almost ano, 10 days pa lang, pumunta ako ng ng NAIA dahil meron kaming nilabas doon sa NAIA na cargo. Pagbaba namin ng EDSA sa Mayroas Boulevard, ang daming mga ano doon, ASBO. Mga nanguhuli. Ah, nanguhuli. Nanguhuli. Eh, pinara kami. ASBO? ASBO. ASBO. Oo. Pero yung ang nakasabay namin, isang Revo, bago, saka isang Cal 300. Ano pa, wala pa siyang plate number, talagang bagong-bago eh. Tinuhuli. No, hindi, sinis lahat kami. Eh, nagulat ako, naiwan yung dalawa. Tapos yung sa akin, binabante, yung naka-register doon, 0.62. 0.62 compared doon sa dalawang bagong sasakyan na tinuhuli. Eh, wag ko kinikita dahil hindi na pinaalis ko ang mga enforce. So, yun po yung aking ano, naging experience dito po sa project natin. Thank you.